Kapsat, ako si Mrs. J, wala ngayon si Mr. H, kasama yung anak niya, lumabas sila, kaya mag-isa ko lang dito sa bahay. Ngayon, iniisip ko kung ano yung gagawin ko para pagdating naman nila, matutuwa naman sila, although nagluluto ako, pero alam mo yun, at least pagdating nila, siguradong pagod yun, kaya pagdating, kakain lang sila. So, iniisip ko kung magluto ng isang Ilocano dish, tinatawag na tinimtim na saluyot, na nabili namin yung gulay doon sa tinatawag namin bakala. Bakala which is a store deep sa English. Bakala kasi sa Arabic. Okay? Kapag nakita kami mga kakabsat ng mga gulay na andun sa Pinas or mga tanim natin sa Pinas, talagang grinagrab namin. Kasi minsan-minsan lang kami nakakakita ng ganun at saka minsan-minsan lang kami nakakatakim though maraming mga ibang mga gulay dito pero mas prefer pa rin namin yung mga gulay na kaparehas ng gulay doon sa Pilipinas para feeling naman namin kahit na dito kami sa Kuwait parang nasa Pilipinas ka na rin dahil nga sa pagkain. Okay. So, ito po yung tawag nating saluyot na binili namin doon. Actually, yan. Ito siya. Mura lang to. Ayan, ganyan siya karami. Ito, yung tinatawag namin saluyot. Siguro alam nyo naman yan. Okay? Yan. So, lilinisin natin, ialisin natin yung mga dahon isa-isa. Piliin natin yung mga magagandang parte or dahon para naman na matuwa tayo kapag kinain natin hindi yung mga lanta o kaya mga stresser ang dahon. Mamaya ilalagay namin or ilalagay ko yung mga ingredients at proseso kung paano ito lutuin. Very simple dish pero napakasarap. Lalo kasi ang klase ng ano ng tinimtim na saluyot ang niluluto ko. Yung isa is yung crunchy pa yung dahon. Ayoko kasi yung madulas-dulas ba. Kaya ang ginagawa ko pag niluto ko, nilalagyan ko siya ng secret ingredients. O hindi na secret, hindi suka. Para crunchy siya. Hindi siya madulas. Pero kapag gusto ni hubby, ni Mr. H ng madulas na saluyot na luto niya, hindi ko na siya nilalagyan. Bagoong, yon, saluyot, bawang, yun lang nilalagay ko. Para naman talagang authentic Ilocano dish. So, mag-start na tayong linisan or alisin yung mga magagandang dahon nito. Ganito lang yan. Yan, very easy. Very easy guys. Nasigay natin dito, kumuha ako. Ito lalagyan to dati ng tinapa na tinatawag nilang sweets dito sa Kuwait. Dito nakalagay. So, kasama na kasi ito kapag nag-order ka. So, hindi ko naman siya tinapag kasi sayang naman. Kaya, magagamit pa natin. Di ba recycle? Siya pang bibilihin natin, no? Malkaya yan. Ayan. Isa-isahin natin mga ganyan. Okay. Ayan. Halos lahat naman ang dahon niya. Oh, yan. Ay, magaganda. Kaya, walang mga butas-butas. Tapos, mamaya ay ibabad natin siya para malinis na malinis. Kasi ako, binababad ko yung mga dahon-dahon pag niluto ko sa isa. Vinegar. Okay, kinikip natin doon. Tapos, nire-rinse natin. Mga few minutes, tapos i-rinse na siya. So, yan, mga kakabsat. Ganyan natin. Alisin natin. Seasonal din kaya to. Hindi mo to makikita ng every or the whole year round. Kaya pag may nakita kami, bili ng bili. Yes. Maraming mga gulay dito, mga Pilipino. Mga kinakain natin dun. Kaya lang, sa Pilipinas, kaya lang, kailangan mo talagang matyempohan. Kasi minsan, pag nagkikrave kami, wala namang tinda. Kaya anong gagawin natin? Mag-antay tayo, no? Swerte-swertehan lang. At saka itong nabili natin, ito binili ni Mr. H to sa Kuwait City. Sa Kuwait City pa dun sa ambasador. Next time, papakita namin kung saan ang ambasador. Maraming isa yun sa grocery ng mga Pilipino.
dito doon lahat yung mga pagkain, mga tilata, ganun, mga palangan na galing sa Pilipinas, mga chichiria, mga gulay-gulay, ganun, mga bagoong, ganun. Andun, mga alamang, ang dami-dami doon sa Ambassador. Kaya lang, malayo dito sa atin. Kasi na yung Kuwait City, doon sa kabilang banda ng Kuwait, tapos ito namang lugar namin, doon naman sa kabilang banda, so dulo-to-dulo. Kaya minsan-minsan lang kami nakakapunta doon kapag may importanteng bibilhin or gagawin doon sa city. Saka lang nakakabili. Ah, may tinapa pa pala tayo, so ilagay natin yung tinapa. Yes, masarap yun. Yun yung ulam namin tingin ng umaga. Eh, kesa masayang kasi may natira, ilagay natin sa ulam. Ayan. Basta lang, tiyagin mo rin kakabsat. Sa mga iba, nagtataka kung ano ang kakabsat sa Tagalog po ay kapatid. Mga kapatid. Okay? Ayan. Kinukuha ko yung mga ganitong tangkay niya kasi siya pa. Kasi malambot naman. Pag hindi na malambot, hindi na lang kunin. Diba? Sayang naman dyan. Kasi dito sa abroad, dito, especially dito sa Kuwait, yung mga ganitong pagkain talaga na ko. Ang hirap. Ang gilapin. Buti pa ang mga ginto. Nandyan lang sa tabi-tabi. Pero yung gulay ng Pilipinas, naku po. Kailangan talagang kunin mo lahat-lahat ng pwede. Pwedeng dahon. Ganyan. Isahin lang po natin. Dami mo. Sarap po. Ito lang siya. Wala siyang halong ibang gulay. Ayan. Kunin natin hanggang doon sa pinakahuli. Kasi tingnan mo pinakahuli. Pinakahuli guys. Diba? Maganda-ganda pa siya. Actually maganda talaga siya. At saka ang napansin ko guys, kapag bumibili kami ng gulay, kahit anong klaseng gulay, kahit isang linggo na sa ref, hindi siya nalalanta. Na-discover ko yan. Kasi mahiling maggulay itong asawa ko noon. Pag nabili na, nilalagay ko lang doon. Hindi ko ina-arrange. I mean like, halimbawa, ito ipapasok ko. Malapit sa makina sa ref, ipapasok ko ng ganyan. Hindi pala. Dapat pala, yung tangkay niyang ito, yun yung ilalagay mo doon sa pinakaloob para hindi siya magtubig at hindi siya masira, hindi masira kaagad yung dahon. Yung pala yung technique. Kaya sabi ko, bakit? Minsan kasi nakita ko, 1 week na ito, nakalimutan namin lutuhin. Eh ngayon, sabi ko, bakit hindi pa ito nalalanta? Fresh pa, ganito. Parang ito, almost a week na siya nakalagay doon sa ref. Kasi, eh, ito ang nilagay kong una doon sa loob. Sa pinakaloob ng ref, yung kahoy niya, yung tangkay niya. Yes, kaya tignan yung mga dahon niya. Oh. Daig pa niya akong fresh. Diba? Ganyan talaga. Buti pa ang saluyot fresh, pero ako. Ayan. Yun lang ang mga kakabsat. Buti pa ang saluyot fresh. Fresh na fresh. Pero ang lola niyo, alam na this, huwag na mag-gitin. Truth hurts. Ayan siya. Ayan, para marimin na to. Ganyan lang. Dali-dali. Lutuin ko siya mamaya, mga 30 minutes bago sila dumating. So, ibabad muna natin siya. Hindi ko naman siya lulutuin lahat kasi si bagets naman yung dalaga namin kung di mo lalagyan yung plato niya ng ano, ng gulay hindi siya kakain kaya most of the time yung daddy niya naglalagay ng ano ng gulay dun sa plate niya sa plato niya kaya wala siyang magawa so yan tapos mamaya eto hindi na to pwede lang dana. Hindi natin siya ilalagay. Ito pa yun. Ayan siya. Ang dami na, no? Sarap yan. Paparami naman tayo ng kain. Kaya tayo ay nananaba. Tapos hirap-hirap magpapayad.
Ayan guys, tapos na tayo sa pagpili, paghimay sa saluyot. Ngayon, ibababad na natin para okay siya. Ugasan muna natin siya bago natin siya ibabad sa saluyot. Para maalis yung mga dumi. Pagkatapos nito, alisan natin ang tinik-tik ng tinapa. Kakalinisan natin ang bawang para madali na lang ang magluto mamaya. Lagi-lagi na lang sa kasirola. Mga kakabsat, lulutuhin na natin ang tinimtim na saluyot. Pag-antay lang natin mag-boil yung tubig. Tapos, lagyan natin ng bagoong. Nag-boil na ang ating, kumukulo na ang ating tubig. So, ito boneless bagoong siya. Yan. So, ilagay lang natin siya. Estimate lang natin 2 tablespoons. Okay na yun. Tapos tikman natin. Antayin. Tapos, lagay natin yung bawang. Pati na rin po yung tinapa para magkalasa. Boil konti. Takpan, boil konti, tapos lagay na yung yan siya guys, lagay na yung saluyot. Ang mga Arabo ba nag-ulam ng saluyot? Oo, ang tawag nila dito Molokia. Arabic word. Molokia, nilalagay nila sa parang tinolang manok na luto. Tapos nilalagay nila yung saluyot, natatad na saluyot. Tapos, gusto nila yung balapot, yung madulas. Yung gusto nila dun. So, hindi lang tayong mga Pilipinas ang hindi mga Arabo. Oo. Yan. Antayin lang natin siyang kumulo guys. Lumambot konti yung ano, yung dahon ng saluyot. Tapos lagyan na natin siya ng suka. Kasi ayoko ngayong madulas. Yan siya. Tapos tikman natin kung tamang-tama lang yung alat. Ito rin yung mataba. Wala tayong nilagay na iba guys. Bagoong lang. Garlic. Tsaka yung tinapa na ulam natin kaninang umaga. Yan.
Okay na. Tapos lagyan natin siya ng konting suka. Pampasing. Para sarap. Kita mo, pag nilagyan ng suka, mag-iiba yung kulay ng dahon. Magiging yellow siya. Ayan, ready to serve na. Kakain na tayo. See you later, guys, pag na-serve na. Ayan, luto na ang tinimtim ni Madam J. Sarap. Ayan, ang aming dinner. Anong lasa? Tende rap-rap. Masarap. Tinimtim. Saluyot. Saluyot.